Sige. Salamat, ah. It's okay. On the way naman to sa pupuntahan ko, eh. Diego! Huh? Diego! Mabuti nakikita kita! May nangyayari sa inyo! Ang asawa mo! Ha? Bakit? Eh, hey, hindi ko alam. Magkakagulo, eh! Kumusta anak mo, Panying? Mabuti naman. Kung hindi kay Sir Angelo, siguro namatay ng anak ko. Itigil na natin ang pag-aklas. Bumalik na tayo sa ating trabaho. Ganun kadali magbago ang isip mo. Natulungan ka lang nila. Tatalikuran mo pati prinsipyo mo. Buhay ng anak ko ang niligtas nila. Yun din ang ipinaglalaban natin. Buhay natin lahat. Mali ang ginagawa natin! Kung gusto mong bumalik, wala akong magagawa. Pero ako, kahit mamatay ang buong pamilya ko, lalaban ako. Blas, kung makipag-usap kaya tayo ulit kay Sir Angelo? Parang Blas, baka sakaling magkaroon ng magandang resulta kapag nakipag-usap tayo ulit. Kasalanan ko. Pinatay ko ang bata. Pinatay ko. Ang sisihin yung sarili mo. Ligtas na si Lutes. Masyado kong tinikis si Lutes. Wala akong ibang iniitindi kundi ang pagkalalaki ko. Pero maniwala ka, Amon. Sinasaktan ko man siya. Tubling sakit ang nararamdaman ko. Dahil kahit anong mangyari, mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal ko siya. Minsan, yung mga mahal mo sa buhay, sila yung gusto mong saktan. Hindi ko alam kung bakit. Sigurado lang ako. Tuloy na. Tuloy na. Pasok Tita! Na. Akala ko kung sino eh. Ay. Hello. Ay, bakit meron ka bang ina-expect na bisita? Wala. Alam mo, Tita, simula nung merong tumatawag kay Mami na naloloko, parang lagi na siyang natatakot. Sino siya? Pasok mo muna si Marlon. Mami, ayoko dun sa kwarto eh. Gusto ko dito sa labas. Hindi pwede! Hindi kayo lalabas ng bahay hanggat hindi kayo nagpapaalam sa akin dito lang kayo sa loob. Pero, Mami! Marlon? Marlon, good boy ka, di ba? Uy, mabait na bata. Yan, papasok yan sa loob ng kwarto. Basta, Tita! Bilan niyo ako ng laruan, ha? Of course! Oo ba? Basta pasok mo muna sa kwarto, ha, Marlon? Pasok mo muna siya, Jean. Halika natin!
Lutes? 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 Pang lalaki to. Pwede bang Angelo muna tawag sa'yo? Bahala ka. Gano'n mo kumahal si Ina? Tinatanong. Walang malaman kung dapat ko ba siyang ipabaya sa'yo. Sabi yan. Ang daming mo naman tanong eh. Ba't di mo nila ako sagutin? Gaano mo kamahal si Ina? Ako, eh mahilig pa rin pala itong si Simon sa daing at kamatis. Alam mo ba, kahit ganyan lang ulam namin, masaya-masaya na yan. Alam mo naman yung asawa ko, masyadong simple. Really? Oh, upo ka na, Claudia. Sandali, tatawagin ko lang yung mga bata, baka nakatulog na sa sasay. Sabi na sa akin ang asawa mo ang problema. The ex-husband is trying to come into the picture. Well, sige lang naman ang solusyon dyan eh. Matuntun kayo. Pwes, lumipad. Daddy? Daddy? Ah, hi. Daddy! Andiyan ka na pala. Bakit hindi mo ako ginising? Eh, kasi gusto ko makapahinga ka ng maayos eh. Oh, si Marlon. Hi. Pap,
Papayag akong makipag-usap sa mga Buena Vista. Pero hindi dito. Hahanap tayo ng isang lugar sa labas ng asyenda. At kung makakapag-imbita tayo ng isang tao mula sa Department of Agrarian Reform, o kaya barangay captain, mas magaling. Mabuhay si Mangkula! Payag ba kayo? Pongro, sabihin mo sa kanila na nagpapasalamat ako kung maaay sila makapag-usap na. Makakarating po, Sir Angelo. Salamat din sa'yo. Sige po, tutuloy na po ako. Come in. Papa. Oh, Angelo. Sa mga uro, nakausap ko. Oh. Tumayag na mga magsasaka na makikipag-dialog sila ulit sa akin. Ayun, sana lang. Sana makumbinsi ko sila na profit sharing pa yung nangyari. Ito yung iniisip ko eh. Kung hindi sila pumayag na 40% mapupunta sa kanila bilang bahagi nila, baka pwede ko itaas ng 45. Okay lang? Well, I trust your judgment. Kung sa tingin mong patas yung para sa lahat, sige. Pumapayag ako. Sana lang. Sana magtuloy-tuloy na to. Sana malampasan na natin lahat ng problema. Lourdes? Kamusta ka na? May dala akong prutas para sa'yo. Naalala mo nung nagtatrabaho pa tayo sa bar? Sabi mo, hindi ka pa nakakatikim ng ubas. Nangako ako na walang araw, bibili tayo. Ito, oh. Ganun, parating lang saya-saya mo. Ako yung tatahi-tahimik. Tapos pag may problema ako, sasayawan mo lang ako, kikilitin. Tapos pag natuwa ako, wala na. Ganun, parati akong lumalapit sa'yo. Ikaw ang parating nagtatanggol sa akin. Di ba, sinabi mo sa akin nun na ang umuurong hindi mananalo. Dala-dala ko lahat ang sinabi mo nun sa Amerika, Lourdes. Hanggang pagbalik ko dito. Magandang araw ho! Magandang araw, Sir Angelo! Kamusta? Ito, mabuti! Magandang araw po!
Aning. Sir Angelo, Sir Angelo. Oh, puro. Magandang araw po. Meron na pong mapagdadausan ang meeting natin ni Mang Kulas. Tuloy na po yun sa Makalawa. Hoy mga kasama! Tuloy na ang meeting natin sa Makalawa! Tuloy na, magandang balita! Tuloy na! Tuloy ang meeting natin! Kanina ka po. Tingnan mo, pagod na pagod ka na. Huli na to. Lalagay ko na lang sa tapayan. Nina. Magpapaalam na ako sa'yo. Baka matagalan ako bago makabalik ulit. Aalis ka? Punta ako ng Maynila. I-follow up ko yung application ng pagiging seaman. Nagtutuloy mo na talaga? Alay mo, sa ibang bansa ako swerte yan. Kaya mapagdadasal ko yung David. Salamat. Pag sumakay ako ng barko, susulatan kita, ha? Sagutin mo, ha? Oo naman. Kaibigan pa rin naman tayo, diba? David, pagsasakay ka na ng barko, sabihin mo sa akin, ha? Ay, malayo lang naman ako sa'yo. Pero hindi ka makawala sa puso ko. Ingat ka, ha? Ikaw din. Kumusta na ang bata? Ah, okay. Sige, papunta na ako dyan. Oo. Ay! I'm sorry. Pwede ba sa susunod, titingnan mo ang dinadaanan mo? Thank you.
Halika. Opo ka. Relax ka lang dyan, ha? Irit ko lang yung pagkain na niluto ko kanina, ha? Sandali. Bakit hindi pa natin siya itakbo sa ospital? Tumawag na ako ng doktor parating ngayon. Ano pa nangyari sa kanya? Nakita niya ang ama niya. Yun lang? Nagkaganyan na yung bata? Siya may kasalanan kung ba't nalumpo ang anak ko. Natatakot ako, Claudia. Natatakot ako para sa pamilya ko. Papatahimikin ni Miguel. Lourdes, halika. Kaya na tayo. Kailangan mo kumain mabuti para lumakas ka, okay? Ayan, no? Paborito mo yan, di ba? Oh, sarap yan. Sige na, kain na. Sige na. My God, Simon. Andiyan na ang lalaking kinatatakutan ng pamilya mo. You have to decide now. Kung gusto niyong lumipat, lumipat kayo. Hindi ganun yung kandali. Dahil sa pera. Ilang beses ko na ba namang sasabihin sa inyo na hindi problema yan? Pauutangin ko kayo. Claudia. Simon, isipin mo ang mga bata. Alang-alang na lang kay Marlon. Ayaw ko sa'yo! Ayaw ko sa'yo! Marlon! 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 Si Daddy ito. Oh, sige na. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Bibigay kita ni Miguel, ah. Oo. Oo. Hindi kanya makukuha sa akin. Hindi kanya makukuha sa akin. Hindi kanya makukuha sa akin. Daddy! Umalis na po tayo dito. Thank you.
Pacha, maraming salamat sa iyo. Doon hanggang ngayon, bigo pa rin ako sa mga pangarap mong yan. Simple lang naman yung mga pangarap ko, di ba, amor? Gusto ko lang maging isang responsableng ama. Pero bakit ayaw ibigay sa akin ng Diyos? Siguro dahil sinisigil pa rin niya ako sa mga kasalanan nagawa ko. Hanggang kailan matatapos ang pagbabayad ko, amor? Ikaw lang makakasagot mga tanong mo, Diego. Lourdes? 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 Umalis si Lourdes kanina pa. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Amor, baka iniwan ako ng asawa ko. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin eh. Hindi pwedeng pumunta ng Mindanao yung wala siyang pera. Tsaka iniwan niya lahat ng gamit niya. Higanti pa sa mga Bonavista. Si Eduardo, kaliwat ka na ng mga kaso. Si Diego, look at him. Ang buhay niya walang direksyon. Kapalaran ang gumagawa para sa iyo, amor. Hindi, Betty May. Hindi kapalaran ang maniningil sa kanila. Hindi ang Diyos, hindi ang ibang tao, hindi ako. Aangkinin ko lahat ng negosyo nila hanggang sa maghirap sila na parang mga daga sa gitna ng basura.
sisirain ko hindi lang ang impluwensya ni Eduardo sa politika, kundi pati na rin ang pangalan niya at reputasyon. Hanggang sa itakwil siya ng sarili niyang mga anak. Mararamdaman niya kung paano mawalan ng pamilya, ng mga minamahal sa buhay. Mararamdaman niya ang sakit na hindi mawawala sa kanyang dibdib kahit kailan. At si Diego, siya mismo ang sisira sa kanyang angkan. Hindi siya kahit kailan magkakaroon ng anak o ng pamilya na pinapangarap. Hanggang sa hindi na niya makayanan lahat. Siya mismo ang maninigin ang sarili niyang buhay. Yan lang ang nararapat sa kanila, hindi ba, Betty May? Ginawa nila akong ganito. Maaga pa. Akala ko ba alas sa isang dialogue sa mga trabahante? Oo, maaga ng oras nga. Pero humingi ako ng appointment kay Mr. Jamson eh. Hingi ako ng legal advice. Daan muna tayo ng agrarian reform. Meron pa kaming asikusuhin na importante ni Mark eh. Maaga nang ba? O paano? Magkikita lang tayo sa meeting. O sige, susunod ako doon. Sumunod ka pa ha. Tayo kita. Sige, okay. I'll call you. Okay, ingat kayo. Makalimutan na ha. Okay. Good luck, son. Okay. Mga kasama! Mga kasama! Eh, galing na po kami doon. At pinasasabi po ni Gobernador Buenavista, puspundo po ang pulong natin. Ano? Kambir, eh bakit ngayon lang pinasabi kung kailan malapit na kami doon? Pasensya na lang daw po. I-schedule na lang daw sa ibang araw. Ang mabuti pa po, magsiuwi na tayo. Ano naman yan? Ay, sige na po, uwi muna tayo. Pasensya na po. Ginagawa mo na ang trabaho mo naman. Sira ang buhay ni Bertis. Pero may plano ako, Betty May. Kahit sino pang masaktan. Kahit isakripisyo pa ang sarili kong buhay, gagawin ko. Mahabang panahon ko pinaghandaan ito. Hindi ang luha o ang sakit ang makapipigil sa akin. Ako, Simon, andiyan ka na naman. Parang ibang tao naman ako sa'yo eh. Hindi kita sinisingil. At kung ipipilit mo, nababayaran mo ko, magagalit ako sa'yo. Eh, kung isipin mo na pera lang ang habang ko sa'yo. Hindi ko iniisip yan, Simon. At masaya ako na natutulungan kita. Pero mas magiging masaya rin ako kung hindi magiging pabigat ang pamilya ko sa'yo. Ayaw kong magdamay ka sa problema namin. Simon. Thank you.
That's lovely. Thank you. Hello, Amor. Hello. I have secured a copy of the charges against Eduardo. Here you are. Thank you. Oh, and by the way, I have checked. Si Claudia nga ang nakasalubong mo when you visited me in my condominium unit the other day, remember? She also owns a unit there. Simon, dito ka na muna. Makakonsin yan eh. Sige na, please. Huwag ka lalabas. Animal ka. Ikaw lang pala. Kala ko na kung sino. Bakit madami ba kayo nito? Che, matanong ka pa. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hanggat hindi kita pinapupunta rito, huwag kang pupunta? Isasabihin ako importante kaso hindi mo sinasagot ang cellphone mo, madam. Aba, at ako pa itong inaanong... Nagkakagulo na sa asyenda. Si Governor kinasura ng sandigang bayan at si Angelo, muntik na nasa buga ng bomba. Ano? Kailangan bumalik na sa Punta Verde, madam. Hindi ka naman yata nagmamadali. Umakyat ka muna sa unit ko. Mag-coffee tayo? Sige, why not? O sige, umalis ka na. Babalik na ako doon. Pwede mo makigamit ng banyo mo, madam? Ha? Bakit gamit lang ako ng banyo bago ako umalis? Kanina pa kasi ako. Pepito, alam na alam mo na hindi ako nagpapagamit ng banyo ko sa ibang tao. Pero... Anong pero? Doon ka sa baba, sa lobby, may CR doon. Doon ka gumamit ng banyo. Tudumihan mo pa yung CR ko. Sige na, mas ka na. Anong tinitingnan mo? Ha? Ang tapula ng bulaklak. Gaganda. Umira na naman yung... Umalis ka na nga! Sige na! Para makaalis na rin ako! Sige na! Alis! 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 Han. Simon, I'm sorry. Walang yayang si Eduardo. I thought he can handle everything. Pero ngayon nagkakagulo na sa asyenda. Tapos sumasabay pa yung kaso niya. Paano pinababayaan ni Eduardo ang lahat? Ngayon, kaliwat ka na ng tira sa amin ng mga kalaban. They're putting us down. They're putting us down. Thanks for the coffee. No problem. We'll see each other tomorrow. Yes. You rest. Hang up, huh? Go ahead. Okay, bye. Bye-bye. Thanks. Bye-bye. Hoy, Ina. Lulusong ka sa putik, ha? At hindi makikipag-date. Nay naman, para nagsusuklay lang naman yung tao, eh. Mm-hmm. Uy, si ate, nagpapaganda. Isa ka pa.
mo, ate. Kunyari ka pa. Totoo naman, eh. Oy. Ferida, tigilan mo ko, ha. Baka matiris ka. Bilis, bilisan niyo. Tanghali na. Uy, si ate! Uy! Mas ka nga doon. Kunyari pa. Tigilan mo na ako, ha. Ito, ito. Tignan niyo. Oh. Yan. O bakit nakarap yan dyan, ha? Eh, bakit? Madam. Tignan niyo. Tignan niyo. Oh. Madam, dati ho nandyan yan. Anong dyan? Hindi. Alam ko kung saan nakaharap yan. Sa Southwest. Alam mo ba kung saan ang Southwest? Ay, hindi ho. Hindi mo alam, hindi ba? So ituturo ko sa inyo. Ang Southwest nakaharap dito. Bakit nakaharap yan dyan? Iharap nyo! Iharap mo na! Ay. Naku, palibasa. Kukontrahin nyo pa yung feng shui ko eh. Mga tanga naman kayo. Asan si Angelo? Ah, madam. Ha? Nasaan sila? Ah, madam, si Sir Eduardo nasa attorney niya. Eh, si Leah po nasa school. At si Angelo naman, ma'am. Asan nga si Angelo? Ah, si... Ma. Angelo, my son. Angelo? Angelo? Oh my gosh. How are you? How are you? Huh? I've learned what happened. Kaya bumalik ka agad ako dito. I'm so worried. Ano, nagpatingin ka na ba sa doktor? Ha? Kumusta? May sugat ka ba? What? Tell me, ma, what? Please. I'm okay. Sinabi ko naman kasi sa'yo, iho eh. Huwag mong ini-spoil ang mga pisanteng yan. Tingnan mo kung ano nangyari sa'yo. They almost killed you. Naku, makikita nila. Hindi ko palalagpasin ang ginawa nila sa'yo. Okay, tama na. Iniimbestigahan na ng mga polis yung pangyayari. Hintayin na lang natin yung report nila. Kadarating mo lang, nag-hysterical ka na. Para kang bomba. Ikaw yung sumasabog eh. Halos paliparin ko yung kotse ko nung para makarating lang dito ng mabilis. Tapos ganyan ang maririnig ko sa'yo, Angelo. Sorry. Sorry, ma'am. Okay. Wow, beautiful flowers. Ang ganda ng mga bulaklak na yan, ha? Para sa akin ba yan? Ha? Para sa'yo. Salamat, anak. Thank you. O, Angelo, saan ka pupunta? Sa bukid. Wait, sasama ako sa'yo. Ma, hindi na. Ako na lang. Magpahinga ka na. Sige na, pagod ka eh. No. Pagkatapos ng mga nangyari, hindi na ako makakapayag na makihalubilo ka sa mga pisanteng yan na nag-iisa. Sasama ako sa'yo. You wait for me. Ma. No, you wait for me, Angelo. Yung lahat! Lapit! Ikaw, anong ginagawa mo rito? Bakit wala ka sa mansya? Ha? Sinong may sabi sa'yo na dito ka magtatrabaho? Ha? Angel, gusto kong mal... Ano nga po pa sa akin eh. Hindi kang mga galit sa harap nila. Mga kasama, naparito ang aking mama para kamustahin kayong lahat. Nabalitaan niya ho yung nangyari. Maging siya man, nag-aalala sa inyo. Natutuwa ho siya at nakikita niya kayo nasa mabuting kalagayan. I really need to talk to you. Angelo, let's go. Angelo.
Kaya pala ganito ang sahig. Hindi makintab, hindi madulas. Wala si Ina. Angelo, I just want to know the truth. Bakit umalis si Ina? Ano nangyari sa bahay natin habang wala ako? Ha? Tapos na yung problema na yun eh. Huwag na natin pag-usapan. Kaya tapos o hindi, I have the right to know. Angelo, ano nangyari sa bahay nato habang wala ako? Angelo! Angelo, kinakausap kita. Ano ba? Angelo! Mang Kulas, mabuti pa bumalik na kayo sa trabaho. Kilala niyo naman si Madam Claudia. Alam niyo yung kaya niyang gawin pag sinusuway ang kanyang gusto. At isa pa, pwede siya magreklamo. Dahil illegal ang ginagawa niyong pag-aaklas. Puro, wala kaming ginagawang illegal doon. Oo nga, Kulas. Baka walang nangyari sa gagawin natin. Kung si Sir Angelo ang kakausapin natin, pwede pa. Pero kung si Madam Claudia, naku, ilalo tayong hindi pakikinggan noon. At dahil sa pangyayari, posible siya na ulit ang mga siwa na asyenda. At di na si Sir Angelo. Ay, naku, naku, naku. Ay, mas lalo. Lalo tayong pahihirapan noon. Kung ako tatanungin, mas gusto ko si Sir Angelo kaysa kay Ma'am Claudia na yan, no? Kailan umalis si Ina? Bakit siya umalis, ha? Ano kasi, dapat si Sir Eduardo ang magkwento po sa inyo. Eh, ikaw nga ang tinatanong ko pa, Sita. Ano kasi, nag-away kasi si Sir Eduardo at saka si Sir Angelo dahil kay Ina. Ano? Nag-away ang mag-ama ko nang dahil sa isang katulong? Opo. Bakit? Ano bakit? Kasi, bakit nga? Kasi nahuli ni Sir Angelo si Sir Eduardong niyayakap si Ina. Sometimes I'm so